Professor, meron po bang bagay na parehong solid at liquid? Solid? But, teka, masasagot ko yan. Madali lang. Itong yelo, ano to? Solid po kasi matigas po. Tama. Okay. Ayan, ang yelo. At ang yelo ay tutunawin natin. Pag natunaw ang yelo, okidoki, okidoki, okidoki. Ayan, may tunaw na, may tunaw na. Whoop! Pag natunaw ang yelo, magiging siyang ano ngayon? Heavy liquid po. Ayan, malamang, nasagot ko ng tanong nyo. Oh, diyan muna kayo, magpapagupit muna ako, ha? Hindi po, bro. Ang gusto ko na makita, yung solid at liquid at the same time. Solid at liquid at the same time? Teka, imposible yan. Imposible yan! Imposible yan! Imposible! Ay, kabayo! Actually, Prof, nasimple yan. Sabi ko nga eh, alam ko yan eh. Sige, paliwanag mo. Para sa magic mud experiment, dalawa lang ang kailangan natin paghaluin. Kailangan natin ng water at ng cornstarch. O sige, Ella, lagyan mo ng cornstarch yung lulagyan natin. Konting-konting water. Sige. Then stop. Tapos Ella, haluin mo siya. Tigas? Tigas, no? So Ella, ganito na. Kalalabasan niya pagkatapos. Ngayon, ito ang tinatawag nating magic mud. Tignan niyo, ha? Tingin niyo siya. Liquid ba siya? Solid? Liquid. Liquid. Pero ganito. Then, sige, ikaw. Try mo yung fingers mo. Itusok mo sa kanya. Mabilis po. Mabilis. Dapat. Try mo. 1, 2, 3, go! Anong nangyari? Tiga. Solid. Naging solid? Parang hindi po siya mulso. Ay. Pero tingnan uli natin. Liquid ba siya? Liquid po. Solid. Liquid pa rin siya. Kasi ang magic mud ay isang non-Newtonian fluid. Ibig sabihin, hindi niya sinusunod yung mga laws na nag-a-apply sa mga liquid. Kasi ganito yan. Ang cornstarch kasi, pag tinignan natin sa ilalim ng microscope, isa siyang mahabang-mahabang chain ng molecules. Ngayon, pag yung cornstarch na yun, dinagyan ng tubig, yung mga molecules nag-breakdown. Kaya, kapag nag-a-apply tayo ng force, bumabalik lang siya sa pagka-solid niya. Kasi bibikit-bikit uli yung mga molecules na yun. Pag madahan-dahan naman siya. Pag dahan-dahan, sige, try natin. Pag dahan-dahan, nagiging liquid uli yung property niya. Pwede nyo siyang gawing bola sa kamay mo. Parang clay. Parang clay, pero pag binitawan mo, nagiging liquid. Hello mga kids! Mukhang nga may sarili kayong mundo dyan ah. Hello po, Prof. Kanina pa po kasi kami dito ni Zaire. Na nga po mga mata namin dahil dito po sa mga pictures na to. Bakit po ba nangalito ang mga pictures na to? Teka. Kasi mga kids, ang gumawa nito, hindi marunong mag-draw. Hindi ba, Luis? Ah, correct. Teka nga, patingin nga. Alam niyo, Prof, parang sinadya talaga itong dalawang tickets ito para lituhin ang mga mata natin. Ang tawag kasi sa dalawang pictures na to ay optical illusion. Ah, kaya naman pala kanina ko pa yung iniisip yung optical illusion dahil yan ang nasa number 4 ng ating countdown. Okay, ngayon naman mga bata, gagawa tayo ng isang panibagong activity. Gusto niyo ba yun? Oo! Opo, itong activity na to, tungkol to sa optical illusion. Everybody say, optical illusion. Optical illusion! Alam niyo ba kung ano ang optical illusion? No! Hindi po. No! Okay, nakikita niyo ba ang mga larawan na to? Oo! Ano to? Cage! Ano to? Ibon! Bird! Ibon! Very good! Ngayon, sa tingin niyo ba, kaya kong ilagay ang ibon na to sa loob ng cage? Hindi. Nang hindi sila binagsasamang ganyan? Hindi. Ano ang nakikita niyo sa harapan niyo ngayon? Cage! May laman ba yung cage? Wala! Wala! Pero,
Panoorin nyo kung anong mangyayari kapag tinwirl ko yung straw. Ready na ba kayo? Oo! Okay, everybody count to three. One, two, three! Okay, this is what you call an optical illusion. May nakikita ba kayo sa loob ng cage? Oo! Anong nakikita nyo? Bird! Pero may naman ba yung cage? Wala! Wala! Kasi yung bird ay nasa likod! Gusto nyo bang gumawa ng sarili nyo? So, gaya ng sinabi ko, kailangan natin ng picture ng ibon at picture ng empty na cage. Next, kailangan natin ng straw. Okay? Tapos, ipatong niyo yung straw. Pagtanggal na, ipatong niyo yung straw. Tapos, ipatong niyo yung isa pang picture. Ayan. Pag napagdikit niyo na, ready niyo nang i-twirl gamit ang kamay niyo para makita niyo yung bird sa loob ng cage.